Nandito ako ngayon sa Santa Maria kung saan ay papakita ko sa inyo yung mga lansones na pipitasin natin mamaya. So dito sa lugar na ito, yung bata pa ako, dito ako lumaki. Dito kami sa ilog na ito naliligo. Samahan niyo ako. So nandito tayo ngayon, napakaganda ng tubig, napakalinis ng ating kapaligiran. Dahil katatapos lang ng malakas na ulan, so nadala ng baha yung mga basura at mga tuyong puno at dami. So nandito kami, malapit na kami sa Lansonesan. So ito yung area na kung saan ay madaming bunga ngayon ng ating Lansones. So tignan nyo, napakaganda. Nakita nyo ang ganda nitong bakit. Napakatahimik po dito at walang ibang nakakapunta kung di kami lamang. Mahal niyo ako. Kaya tayo. Go. Medyo maputik pa, no? So, hindi na tayo sa pagmalakas. Pero, pag naparating na tayo dito, napakadaming bunga ng ating mga lansone. Lansones natin ay duko. May dalawang klase lansones. Meron po tayo native at saka duko. So itong duko is malalaki na matatamis. Kaya napakasarap po at napakarami po lang umuotong sa akin. Alam nyo ba ang alamat ng lansones? Alam nyo, nung unang panahon sa bayan ng Laguna ay merong isang lugar na maraming puno ng lansones. Ngunit, hindi ito pinapansin ng mga tao. Bakit? Dahil may isang pulubi na kumain ng bunga ng lansones at biglang bumula ang kanyang bibig. Dahil doon, natakot ang mga taong pumitas mula sa bunga ng lansones. Kaya't maraming taon ang lumipas na hindi nila pinapansin at natatakot silang lumapit sa punong yon. Subalit isang araw, may isang diwata na lumapit sa puno ng lansones at kumalat ang balita sa buong bayan. At kumain ang diwata ng lansones at hindi siya namatay. At noon ay inisip nila na naglagay ang diwata ng mahika sa bunga ng lansones kaya kanila na itong kinain. Yun ang alamat ng lansones. So ngayon, kita nyo, napakadaming bunga. Ang lansones ay isa sa pinakamasarap na prutas sa Pilipinas. At ito ay kalimitang inaani mula sa buwan ng September, October at November. Thank you.
Thank you for watching. Stay safe, everyone.